Justin Paula. Ang aming mga buhay sa puno din naman ng iyong biyaya, Panginoon.
hindi po kami nagpapasalamat sa biyaya na parulin mo pinagkakaloob sa bawat isa. Pagkaman hindi kami karapat-dapat, kami ay patuloy mo minakarapat ang noon. Gayunin po pagpalaan niyo po ang mabuting balita na aming pagsasaluhan sa gabi nito. Aming dalangin na ito ay magsinding malakas sa kagalingan ng aming mga kaluluwa. At aming din po dalangin na katagpulin niyo po kami sa aming mga pangangailangan at pananalig ngayon. Higit sa lahat, pakabalalin mo kami. At aming dalangin na sa pamamagitan ng iyong salita ay mas lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo. Sa iyo po namin ibinabahagi, O Diyos, sa lahat ng ito, sa kanan ni Kristo, aming Panginoon, kaysa sa panalangin sa San Diego, hindi po ang mahal na Berhen ng Guadalupe. Amen at Amen. Sa kanan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino.
at inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ang aking Ama lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpakayagay niyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may bababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin po ang ating malakas ni Yahweh El Shaddai. Minsan po, magandang gabi po sa ating lahat. At isang malaking kagalakan sa unang pagkakataon na makarating po dito sa inyong gawain sa San Juan Diego Chapter. At ako po ay nagagalak sapagkat nakita ko po mga magandang at gwapong mga anak ni Yahweh El Shaddai. Kalapang po yung mga Panginoon. At sa oras ko dito, maaari na po tayong makaupo sa presensya ng ating Panginoon at tayong magninilay ng maigli, no? Sa ating pong ebanghelyo pong ating pong pag-aaralan. So sa mga oras ko dito, mga kapatid, tayo po ay nakapakinig ng isang mabuting balita na alam ko pong familiar kayo pagkat naririnig po natin ito. Kapag tayo po ay dumadala ng isang tamisa, o kaya naman tayo po ay nakikinig ng mabuting balita sa mga prayer meeting. Sino ko sa inyo ang nai-stress minsan sa buhay? Nasa kamay. Nai-stress. Lahat tayo nai-stress. Amen? May dalawang klase ng stress. Ilan po? Dalawa. Dalawa. Mayroong stress na nakapagbibigay ng sama na loob or negatibong stress at mayroong positibong stress. Okay. Siguro, naiisip nyo, meron palang positibong stress. Obo, may magandang stress. Kapag sinabi po natin pangit ng distress, ay not na stress, ang tawag po dyan ay distress. Sabi nyo ako, distress. Distress. Yan yung naranasan ng Panginoon nung siya po ay nananalangin sa Gethsemane. Siya ay na-distress, no? Kaya nga po, nagkaroon po ng pawis at dugo sa kanya. Sapagkat siya po ay lubhang nahihirapan. So kapag tayo po ay nag-iisip, kung saan po tayo kukuha ng pangmatrikula, distress po yan. Kapag tayo nag-iisip, kung saan po tayo kukuha ng pambayad ng ating po mga Judith, yan po ay distress. Uh-huh. So ano bang nakapagbibigay po sa atin na problema, distress po yan. Pero, meron pong isang klase ng stress na maganda ang epekto po sa atin. Sabi niyo po, ano yun, brother? Ang tawag mo dyan, eustress. Sabi niyo po, eustress. Eustress. Ang English po niya na spelling, EU, then stress. Parang eucharist. EU, then charist. No? Eustress. Saan po natin nakukuha yung eustress? Sino sa inyo ang nag-e-exercise pag umaga? Meron ko ba? Ayan. Sino ang nag-walking sa umaga? Sino ang nagtitinig ng mga halaman pag umaga? Ayan. Ang tawag mo dyan, eustress. Bakit? Kasi kapag ikaw ay naglalakad-lakad, ikaw ay hihingalin, nakakapagod. Tama ko ba? Pag kayo po ay nag-i-stretching sa umaga, nakakapagod. Pag kayo ay naghahanda ng agahan, minsan mapapagod. Pag kayo po ay gumagawa ng kung ano-ano, nagwawalis-walis sa umaga, kayo ay napapagod. Pero, yung po ay pagod na maganda. Kasi yung pagod po na yan ang nakakapagpa-lusog sa atin. Amen po ba? Ngayon din po, isang bahagi ng eustress ay kapag tayo po ay pumupunta ng gawain. Bakit po? Sino pumupunta ng ambel? Ayan, ba? Marami ah. Okay. Pag kayo po pumupunta ng ambel, kayo po ay maiinitan. Amen. Kaya kayo nagdadala ng payo. Lalo na ngayon,
Medyo may kasakitan ang init ng araw ngayon, ano? No? Pag umulan naman, kailangan pa rin ng payong, hassle, hindi po ba? Pag umuulan, tayo ay sasakay ng jeep, no? Naiinitan, minsan ay nababagot, dahil walang magawa sa jeep, no? Tayo po ay nai-stress kasi hindi lang naman tayo usually isang sakay lang, kundi palipat-lipat. Pero kapag tayo po ay nakarating ng gawain, napapawi ang lahat ng ating mga pagod sapagkat binibigyan tayo ng lakas ng salita ng Diyos. Amen? And then tayo ay uuwi ulit. At pag tayo ay uuwi, tayo din ay pagod. At tayo naman, mapapawi ang ating pagod kapag tayo ay natutulog at kumakain. Amen? So yun, useless ang tawag doon. Bakit po? Kasi naniniwala tayo na bagaman minsan ay nakakapagod pumunta ng gawain, pero it's worth the wait, no? It's worth yung pagod. Bakit? Sapagkat pinapawi ng Diyos ang lahat ng ating mga problema kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos na nagbibigay naman ng kalakasan sa atin. Amen? Kaya pala pangakunan niya ng Panginoon, buhay ng Diyos. Ito pa ang tanong sa inyo. Ano pong ginagawa niyo pag nai-stress kayo? Anong ginagawa niyo po para hindi kayo masyadong ma-stress? Sige nga, what do you do when you're stressed? What do you do to relieve your stress? Eating, may narinig ako, yan, kumakain. Kakawala ng stress. No? Ano pa ho? Nagre-relax. No? Paano kayo nagre-relax? Siguro humihiga. No? Nakikinig ng magandang musika. Ano pa ho? Ano ginagawa po natin pag nai-stress? Ano po? Nakikinig ng radyo. Okay. Malamang sa malamang yung radyo niyan, ang station ay BWSI. Tama po ba po? Salamat sa Diyos. Okay. Ano pa po? Yung iba, ano pong ginagawa? Nanonood yung iba. Etc. Etc. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid. Bilang isang prayer partner, meron po tayong isang bagay na hindi dapat nakakalimutan kapag tayo ay nai-stress. Ito ay walang iba kundi ang pananalangin. Sabi mo sa iyo, katabi kapatid, kaya ang tawag sa atin, prayer partner. Kasi dapat araw-araw na tayo ay nananalangin. Amen? Naalala niyo ho, nung pandemic, araw-araw tayo po ay nakikinig ng radyo. Wala tayong ibang magawa kundi mag-radyo at manood. No? Dati, before the pandemic, ang salmo ay naririnig lang natin kapag alas 6, alas 12, alas 6, alas 12. Diyan lang yan ang natin naririnig. Pero dahil tayo ay hindi makapagtipon, dahil tayo po ay hindi makalabas, sinabi ng punong lingkod na simula ngayon, araw-araw na nating ipe-play sa DWXI ang Salmo 91. Nang sa gayon, di man tayo makapagtipon-tipon, kundi oras-oras naman tayong magiging isa sa pananalangin. Amen? Kaya nga po, mga kapatid ko ay Kristo, kapag kayo po ay may problema, wala namang problema matulog. Pag kayo ay may problema, wala namang problema kumain. Pag kayo ay may problema, wala namang problema kung ikaw ay makikipagkwentuhan para mailabas ang sama ng loob mo. Pero, hindi po dapat nawawala sa ginagawa ng isang prayer partner ang pananalangin. Sapagkat kahit matulog ka, pag wala kang Diyos, nandyan pa rin ang problema mo. Kahit na kumain ka pa, masarap ang pagkain mo, ang totoo, nandyan pa rin ang problema mo. Kahit uminom ka ng uminom, nandyan pa rin ang problema mo. Kahit makipagkwentuhan ka sa kapwa mo, nandyan pa rin ang problema mo. Pero kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos,
ikaw ay nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos na magbibigay ng solusyon sa iyong problema. Amen po ba? Kaya kapag tayo ay nananalangin. Kapag ikaw ay Kristo, simple lamang po ang ating pag-uusapan tungkol po sa kapahingahan. Sabi niyo po, kapahingahan. Kapahingahan. Tayo po nagpapahinga kapag tayo ay napapagod. Sa mga tuwid, kapag tayo po ay nai-stress sa problema, napapagod tayo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito ha. Alam niyo po, merong physical stress at merong mental stress. Pag kayo po physical stress, dahil siguro kayo ay napagod sa kakagalaw, okay, ng gym, no, nakakapagod, no? So, yun ay maganda, no? Yun ay maganda sapagkat yan naman ay gumagaling. May mga muscles na namamaga, nagiging sore, pahinga na, no? Yan ay nagihilom. Pero mahirap kapag ikaw ay mentally stressed. Mahirap yun. Bakit? Kasi kapag ikaw ay mentally stressed, kahit na natulog ka na, minsan pagkagising mo nandyan pa din yung problema. Yun yung mahirap. Kaya nga po mga kapatid, mapalad tayong mga dumadalo sa gawain ito. Bakit? Sapagkat yung mga problema na hindi natin kaya, ibinibigay natin sa Diyos at ang Diyos naman ang magbibigay ng kapahingahan sa atin. Kapatid, saan ba natin kailangan ng kapahingahan? Meron tayong tatlo, no? May tatlo pong ibabahagi sa inyo. Hopefully, i-permit ng oras, no? May tibigay po sa inyong tatlong bagay na kung saan tayo ay binibigyan ng kapahingahan ng Diyos. Makikinig po ba kayo? Okay. Ito po yung una. Yung unang bagay kung saan tayo po ay binibigyan ng kapahingahan ng Diyos ay tinatawag natin pressure. Sabi niyo po pressure. Pressure. Ano ibig sabihin po ng pressure? Hindi po high blood, ha? Hindi po high blood. Kasi pag narinig natin pressure, nasa isip natin alta pressure. Hindi po. Pag sinabi mo natin pressure, mahirap i-define. Pero bibigyan ko po kayo ng example. Ilabas po ang inyong ngipin. Ha? Ito kayo, ha? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid. Kapatid. Totoo yan. Totoo ngipin yan. Okay, ngayon. Ganito mo kayo ah. Yung, gawin niyo po ito. Yan. Okay. Tawag mo dyan pressure. Bakit? Kasi yung inyo pong pantaas ng ngipin at yung pababangipin, pinagdidikit ninyo. Tapos, inyo pong minumove sa kanan at kaliwa, nagkakaroon ng kiskisan. Pressure po ang tawag dyan. Dalawang magkasalungat na pwersa. No? Pressure. Alam niyo, marami tayong pinagmumulan ng pressure sa mundo. No? Maraming pressure. Meron pong economic pressure. Nagpa-pressure tayo sa pang-araw-araw na itugustos sa ating mong buhay. Meron pong professional pressure, pressure sa trabaho. Meron ding emotional pressure, no? Mga problema. Merong academic pressure sa school. Merong financial pressure. Merong peer pressure. Meron ding spiritual pressure. Meron ding low pressure area. Maraming klase ng pressure. Amen? Mga kapal ko ay Kristo, bigyan ko po kayo ng isang example. Alam niyo po, mayroon po minsan sa Facebook, ewan ko kung nakikita ito nila Sister Elsa at Sister Jen. Minsan sa Facebook, mayroong mga posts na nakalagay. At 29 years old, may sarili na akong bahay at kotse. Ikaw, anong meron na? May mga ganyan minsan. So madaling sabi, parang nagyayabang na 29 pa lang, siya ay meron ng sariling sasakyan at meron ng sariling bahay. Meron ako nakita comment. At 29 years old, sinisilip ko yung rep kung paano bumubukas at bumapakay yung ilaw.
Yung iba, dami ng achievement, yun ang tinitingnan nila. Paano kayo namamatay yung ilaw sa red light naman? So, probably, yun ay isang klase ng pressure. Isang klase ng pressure. Bakit? Kasi, para pa daw sinasabi niya na, ako, ang dami ko na na-achieve, ikaw, ano na achieve mo? Yun, pressure yun. Okay? Sabi mo sa iyong kapatid, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Alam niyo ho, maraming prayer partner, masyadong opinionated. Alam niyo sabi na opinionated? Masyadong maraming opinion sa buhay. Minsan kahit hindi naman tinatagong, nagsasabi ng opinion. Okay? Wala ko akong pinatatamaan dito ha, first time ko lang nakarating dito. Ayan. Minsan may mga sister, may mga brother, na alam mong nagmamalasakit. Kaso nga lang minsan, hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip ng sinasabi. Ano? Hindi makakontrol ng dila. Bigyan ko for example. Alam niyo ho, kaming mga young evangelists, pagkakaklase ho kami. Meron na sa aming limang ikinasal. Ako, si Brother Charles, Brother Ernie Mangga, sino ba ba? At si Sister Jovel, sino ba ba? Brother Joseph Flores, meron ba akong kalimutan? Parang yan pala. Sister Jessica ba pala? Anong pala? Sister Jessica. Sister Mayan, ito pala. Basta tingin pa kayo sa akin. Nakalimutan ko. Ito, there is, meron namang mga nobyo at nobya. Pero meron kami isang kasama na naghihintay pa. Naghihintay pa. Hindi ko sasabihin kung sino. Na naghihintay pa siya. No? Dalawa. May dalawa pang naghihintay. Minsan di magsasabi, Sister, si Brother Justine, may asawa na. Si Brother Chess, may asawa na. Ikaw, kailan? Alam mo namang nagmamalasakit. Kaso minsan, hindi nag-iisip. Nagigets niyo po yung punto ko kung bakit hindi nag-iisip. Minsan, basta lang makapagsalita, hindi nag-iisip. Hindi niya ba naisip na yung sister na yun, pwedeng nape-pressure na din? Pin-pressure mo ba? Yun ang problema minsan. Ewan ko po kung may tinatamaan. No? Pero wag ko kayo palagalit. Ito'y paalala ng Panginoon. Minsan, saan ko tayo opinionated? Kaya nangyayari tuloy, yung mga tao nape-pressure pa lalo. Pressure na nga, pressure na pressure pa. Parang pinipressure ng manok sa pressure cooker. Amen? So, kaya minsan, hindi niyo alam, maaaring umingiti, maaaring tumatawa, pero pag mag-isa na lang, nalulungkot. Dahil maraming taong opinionated, maraming taong nanipressure. Amen? So, yun ay klase ng isang pressure na sinasabi ko sa inyo. Yun, pressure yun sa status. Yung life pressure, no? Mayroong mga tao na pe-pressure kasi preacher siya, no? Wala naman po kami sweldo, pero yung, for example, yung asawa, for example, ay nagsasabi, ay, wala na tayong pagkain, saka kukuha. Pressure po yun. Financial pressure. Meron ding academic pressure na kung saan yung isang bata ay pinipressure ng magulang na maging parte ng honor roll. Anong top ka? Sabihin. Minsan, yung mga bata nape-pressure sa grades. Ito po ah, mga kapatid. Ito ba nangyayari ko ito ngayon? Sino may ako? Pasang. Yeah. Alam niyo po, lagi niyo po sabihin sa inyong mga ako ha, ang grado, hindi po yan ang nag-define. Ano yung define sa kanya? Hindi po yan ang basihan. Yan na lang. Yung grado mo, hindi yan ang basihan ng pagkatao. Lagi niyo po yung sasabihin sa mga bata, lalo na ngayon, parang may ka-pressure. Meron sa amin sa Malabon, yung bata, tumalon mula sa City Hall, patay. Ah, meron din po dito. That's my point. Bakit? Nape-pressure.
Ewan ko ba kung ano ba ang kaibahan ng aming panahon sa panahon nila na para po sa atin silang pressure. Okay, so, lagi po natin pinapaalalahanan, ha? Huwag natin pepressure yung mga bata. Kasi, hindi naman dyan nakasalalay yung kanilang magiging buhay. Opo, minsan may advantage na cum laude ka, summa cum laude ka, magna cum laude ka, may merong mga benefits. Pero, tandaan po natin, may mga tao man na hindi nakatapos ng pag-aaral, pero successful sa buhay. So, ang punto, mga kapag-waitress, no, kapag kayo ay nape-pressure sa trabaho ninyo, nape-pressure kayo sa sweldo niyo sa araw-araw, nape-pressure kayo sa pag-aasawa, pag-aanak, etc., etc., tandaan niyo po ito, si Kristo ang inyong kapahingan. Huwag tayong masyadong mape-pressure sa ating buhay, no? Lagi si Kristo ang tatakbuhan natin. Bakit? Sapagkat kapag tao ang tinakbuhan natin, minsan naririndi rin ang ibang tao sa pakikinig. Minsan yung ibang tao, wala rin maitulong sa iyo kasi may sarili rin sila ang pangangailangan. Pero kapag sa Diyos ka humingi ng iyong kapahingahan, ibibigay niya higit pa sa iyong inaasahan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ko, no? Binibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos sa ating po mga pressure sa buhay. By the way, meron tayong mga ilan na mga professionals dito. Mga gumagraduate, for example, ang pagtatrabaho. O mga may anak ko kayo, kapag tayo po ito, huwag natin ikukumpara yung ating experience ngayon doon sa ibang tao. Na kesyo yung kapitbahay mo, meron ng sasakyan, ikaw wala pa. Huwag na rin ko compare. Alam niyo po kung bakit? May iba't ibang kalendaryo ang Diyos sa atin. Meron tayong iba't ibang timeline sa buhay. Si tatay may kalendaryo kay Lord. Si nanay may sariling kalendaryo kay Lord. Si nanay may sariling kalendaryo kay Lord. Si tatay may sariling kalendaryo kay Lord. Ako may sariling kalendaryo kay Lord. Kung ilan ang tao sa mundo, ganun karami ang kalendaryo ng Diyos sa atin. Hindi ko sinasabing, oh, brother, pumunta ko na lang yun, wala na lang akong nakita kalendaryo. Hindi po yun ang punto ko. Ang ibig sabihin, may iba't ibang plano ang Diyos sa atin. Huwag mong isipin na ang goal ng buhay magkasasakyan. Ang goal ng buhay magkaroon ng bahay, sabihin ko. Oo, maganda yun. Pero hindi yon ang sukatan ng buhay. Ang tunay na sukatan ng buhay ay kung kilala mo ba ang Diyos at ikaw ba'y sumusunod sa Kanya. Yun ang sukatan. Bakit? Sapagkat anumang oras ka kunin ng Diyos kapag sumusunod ka sa Diyos at nakakilala ka sa Diyos, more or less, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Sabi nga ng Panginoon, what is it, no? To attain the whole world but forfeit your soul. Ano aanin mo na makuha mo lahat ng kayamanan sa buong mundo kung makuha pa sa impyerno naman ang kaluluwa mo? Ang pinakamahalaga ay kung anong mangyayari sa buhay pagkatapos nito. Kasi ito'y temporary lang. Sabi mo sa iyo katabi kapatid, temporary ka lang dito. Ang tunay natin tahanan ay doon kay Yahweh El Shaddai. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Tayo ay binibigyan ng kapahingahan ng Diyos sa mga karamdaman. Sino sa inyo may karamdaman? Meron mo ba? Ayan. Pagkagalingin ng Diyos. Amen. Alam niyo mo, nakaka-stress ka kung may sakit sa pamilya. Tatlong stress. Una, emotional stress. Bakit? Naalala ko tuloy yung aking nanay. Na ang hirap makita ng mahal mo sa buhay na umiiyak sa kirot. Nakakasakit ang puso. Ang hirap na yung nanay, tatay mo, may tubo sa ilong, tapos hirap huminga. Ang hirap. Ang sakit sa puso. Emotional stress. Hindi lang yun. Merong financial stress. Bakit? Dahil sa pagpapadamot, may kasamang, may pinag-uusapang pera.
Pag-check-up, pa-laboratory, bibiling gamot, pera. Amen? Yung tipong hindi ka na nga maganda o gaga kung saan kukunin yung pangkakain mo, tapos bibigyan ka pa ng gamot. Pag-laboratory ka, pa-check-up ka pa, tapos nasusungit pa ng nurse. Ang susungit mo ng security dahil sa ospital. Amen? So, nakaka-stress. Ano pa ho? Physical stress. Bakit physical stress? Kasi, yung tao may sakit, may stress physically. At hindi lang siya. Kundi yung ibang mga miyembro ng pamilya na i-stress din. Bakit? Kasi kapag ang tao nagkaroon ng sakit, kadalasan nakahiga lang. At kapag siya'y nakahiga, hindi siya makakagawa ng gawain bahay. Kaya kapag siya nagpaglaba, dahil may sakit siya, ikaw muna maglalaba. Ikaw muna maglilinis. Ikaw muna magluluto. Ikaw muna magbabantay ng apo. Etc. etc. Physical stress. Kaya alam niyo, nakaka-stress kapag mayroong sakit sa pamilya. Pero papandaan niyo po ito, mga kapatid kay Kristo. Nahihirapan man tayo sa mga mayroong may karamdaman, tandaan niyo po ito, si Kristo ang inyong kapahingan. Sa Diyos kayo matakbo kapag tayo po ay mayroong mga karamdaman. Kapatid, hindi po banyaga sa akin yung pagkakaroon ng may karamdaman. Sapagkat yung aking nanay, way back 2021, siya po'y nagkaroon po ng sakit. Siya po'y nagkaroon ng ovarian cancer. At the same time, nag-contract po siya ng COVID-19. Kaming dalawa. Ako nag-positive sa COVID, yung nanay ko nag-positive sa COVID. Yung lola ko, yung kuya ko, si papa, negative sila lahat. Kami lang nag-positive ni mama. I remember, nung nag-positive po kami ni mama, ako po ay dinala sa isolation facility. 10 days po ako sa school. Parang ganyan. 10 days po ako dyan. Tsaka yung ibang mga nag-positive sa barangay namin. And then yung mama ko, dapat dadalhin din sa ganyang isolation. Kaso nakiusap kami sa barangay na kung pwede ay sa bahay na lang si mama kasi hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili. So pinayagan naman siya, basta doon na siya sa kwarto. So naranasan namin na mayroong may karamdaman. Nakaka-stress. Pero alam niyo po, ito ang konsolasyon ng Panginoon na sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, ang Diyos ang aming kaagapay. Mas gumagaan dalhin yung problema kapag alam mo may Diyos ka makakapitan. Kapatid kay Kristo, dumating yung pagkakataon na tumawag sa akin yung aking kuya at sabi niya, Justin, isama mo sa panalangin si mama dahil siya po'y na-hospital at nare-revive po yung aking nanay. So sinama ko sa panalangin si mama. I remember, I prayed the chaplet of the Divine Mercy. Okay, kasi may devotion kami dyan. Ngayon, I prayed the chaplet of Divine Mercy at ako'y nag-claim, sabi ko, pagalangin ng Lord ang aking nanay. Pero the next time, ay tumawag ulit ang aking kuya at siya'y umiiyak. Alam ko na kung anong ibig sabihin ng pag-iyak nila. Wala silang sinasabi, umiiyak lang sila. Alam niyo po, makipag-party na ako kay Lord. Kasi naririnig ko yun sa mga nagpapakataro eh. Nagpa-party, sabi ko, sige Lord, makikipag-party din ako sa'yo. Lord, maghihintay ako ng 7 minuto. Buhayin mo yung nanay ko. Sabi ko, inaangkin kong takaw ng doktor after 7 minutes at sasabihin niya, Mr. Paula, ang nanay niyo na-revive namin. Dumating ang 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto, 7 minuto, 10 minuto, walang tumawag sa amin. So, unti-unti ko na tinatanggap sa sarili ko na baka nga kinuha ng Lord ang aking nanay. Alam niyo ho, masakit yung para sa akin. Kasi nasa isolation facility ako eh. Alam niyo ho, meron akong personal pang pinagdalaan dahil ako eh, positive sa COVID. And then nangyari pa yung kay mama. Tapos
tapos yung aking papa at kuya nandun pa sa bahay namin. Palagi po yung hiwa-hiwalay kami. Ang hirap na mag-address ng problema kapag hiwa-hiwalay kayo eh. Kasi wala ka man lang mayakap, wala ka man lang mahawakan ng kamay. Ang hirap. Tapos, hindi pa po nabisita ng pari yung aking nanay dahil nung ako ay pumunta sa parish namin, hindi pa raw pinapayagan ng diocese na mag-anointing of the sick. So sa madaling sabi, wala akong limang maasahan, kundi ang awa lang ng Diyos. To cut the long story short, kinuha ng Lord ang aking nanay. Siguro kapag kayo'y nakikinig ng mga may problema, ang iniisip ninyo parang kay Fernando Bo Jr. Binubugbog sa simula, pero sa bandang huli, panalo si Fernando Bo. Kaso ang nangyari sa amin, wala eh, talagang kumanap na si Mama. Matatakot ako pag bumangon siya ngayon. Amen? Pag ngayon bumangon si Mama, matatakot na siguro ako. Kasi ilang taon na eh, 2023 na eh. No? Pero kung nangyari yun noon, bak, galak ko kapag yun yung nangyari. Sasabihin ba natin, talo ka, Brother Justin? Masasabi ko kung hindi. It is sad ending. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat kahit na nangyari yun sa nanay ko, kahit ako'y nag-positive sa COVID, kahit maraming nangyayari sa amin, may pananampalataya pa rin kami sa Diyos at ako'y naniniwala na nalo pa rin ang Panginoon sa amin. Sapagkat kung kami nawala ng tiwala sa Diyos, siguro sad ending, talo kami. Pero kapag ikaw ay may pananampalataya at pagtitiwala pa rin sa Diyos sa kabila ng mga problema, panalo sa iyo si Yahweh El Shaddai. Ba't ko ba kinikwento? Kasi yung Diyos ay naging kapahingahan namin noong panahon na kami nai-stress. Wala kaming ibang ginagawa kundi nananalangin sa Diyos. Brother Justine, nasaan ang mama mo ngayon? Hindi ko po alam. Kay Lord lang yun eh. Hindi ko alam kung nasan si Mama, nasa purgatorio ba, nasa impyerno, nasa langit. Hindi ko alam. Pero ang dalangin ko, ano yung personal kong panalangin? Lord, nawa, nakasabit man lang si Mama sa purgatorio. Yung nalangin ko pinipipray. Kasi kapag nasa purgatorio ang kaluluwa, pupunta rin ang langit, kailangan ng purgahin. So yun yung panalangin ko. Lord, nawa, kahit hindi nakapangumpisal si Mama, hindi nabigyan ng huling sakramento, harinawa, Lord, tanggapin mo naman. Kasi kung hindi dahil sa nanay ko, wala akong sa gawain. Kung hindi dahil sa tatay ko, wala akong sa gawain. Kasi sila yung umakay sa akin eh. So siguro naman, Lord, meron siguro silang gantimpala kasi nagkaroon sila ng anak. Dahil sa upbringing nila, meron naging prince ng El Shaddai dahil sa kanila. So yun yung aking panalangin. Sa pangako rin naman ni Jesus kay San Faustina na kapag ito ay ipinanalangin mo itong chaplet na ito sa isang taong malapit na mamatay, hindi ako magiging makatarungang hukom sa kanila kundi ako ay magiging maawain tagapagligtas sa kanila. Kaya sa madaling sabi, sa Lord ko na lang ipinagkakatiwala ang aking nanay at ako'y naniniwala na hindi po sinungaling yung Diyos na pinagkatiwalaan ko. Katiwa-tiwala si Yahweh El Shaddai. Amen? So, kapag kayo po'y may karamdaman, o hindi man kayo, kundi mga mahal nyo sa buhay, maging kapahingahan ninyo ang Panginoon. Hindi ko sinasabi, pag nag-pray kayo, gagaling agad sila, kasi may mga taong pinahintulutan ng Diyos na maging instant ang healing. Meron din naman mga taong pinahintulot ng Diyos na maging gradual ang healing. Ibig sabihin ng gradual, dahan-dahan. At meron din mga tao na niloob ng Diyos na hindi sila gumaling at all. Pero pinagaling ng Diyos ang puso nila. Marami tayong mga santo, hindi sila gumaling sa kanila pong mga karamdaman. Pero sila ay naging banal. No? So, ipinapakita sa atin dito ng Panginoon na sige, sabihin natin hindi ka kaagad instant na gumaling. Pero patandaan niyo po ito. Kapag inihahandog niyo sa Diyos
lahat ng inyong kirot bilang pag-ibahagi sa paghihirap ni Kristo, ililigtas kayo ni Yahweh Elshaddai. Hindi man dito sa karamdaman ito, kundi doon sa buhay pagkatapos nito. Mga kapat ko ay Kristo, dahil nagbabadyang oras, panguli, bago tayo mag-conclude. Sabi ko sa ating Panginoon na magaan ang pasaning ipapabuhat ko sa inyo. Magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Anong punto? May pasaning pa din. Sabi mo sa iyong kapatid, may pasaning pa din. Magaan na lang. Huwag niyo pong iisipin na kapag kayo ay dumalo sa gawain, mawawala ang problema niyo. Huwag niyo iisipin na pag pumunta kayo sa gawain, mawawala ang karamdaman ninyo. Hindi. Hindi namin ina-assure na gano'n. Well, maaaring mangyari. Pero hindi sure na pwedeng mangyari. Nakadepende lang yun sa Diyos eh. Hindi namin, hindi yun saklaw ng ating kapangyarihan. Kundi kailangan natin ipagkatiwala sa Diyos. May pasanin tayong dapat dalhin. At ito, ang nais sabihin ng Diyos, magaan lang yan. Sabihin mo, magaan lang yan. Ako, kayo, may sarili-sarili kayong mga pasanin sa buhay. Pero tandaan niyo po, ang taong may pananampalataya sa Diyos, may problema. Ang taong walang pananampalataya sa Diyos, may problema din. Sabihin niyo po, brother, anong pinagkaiba? Wala. Walang pinagkaiba. Parehas may problema eh. Pero ito maganda. Kapag may pananampalataya ka sa Diyos, kahit may problema ka, magaan dalhin. Bakit? Sapagkat kasama mo nagbubuhat si Jesus ng iyong pamato. Kaya't sa oras na ito, mga kapatid, marami man kayong pinagdadaanan sa buhay, tandaan niyo po, kapit na. Ang Diyos ng inyong kapahingahan, tutulungan kayo ng Diyos na buhatin ang inyong mga pasan. Palapakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Kayo po ay tumayo sa gabing ito. At sa ating pong pagkayo, yakapin natin ang ating mga daladalahan, ang ating mga prayer request, at ang lahat ng isang ipapaspas sa ating Panginoon. Isama po natin sa panalangin si Sister Milagros Balaga na bigyang nagalingan sa brain hemorrhage. We also pray for the eternal repose of Sister Lourdes Berino. Bigyan siya na kapayapaan ng Diyos. And we also pray for Nanay Seni Apasible na hari naway maging negative ang mga results sa kanyang 2D echo na gagawin bukas. Mga kapatid, itaas natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pasanin. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga problema. Kapatid ko ay Kristo, minsan naririnig natin, iwan mo muna ang problema mo sa iyong bahay, din sa kakapumunta ng gawain. Kapatid ko ay Kristo, gusto ko po kunin ninyo ang problema niyo ngayon sa bahay niyo. Imagine niyo ho, yung inyong problema na isang gamit, kunin niyo ngayon yun sa inyong isipan. Let's use the power of imagination. Isipin ninyo, kukunin ninyo ang inyong problema sa inyong bahay. Kasi kapatid ko ay Kristo, kung iiwan niyo sa bahay yung inyong problema, pag uwi ninyo, nandun pa rin ang problema. Kaya kunin ninyo yung inyong mga problema at dalhin niyo sa gawain. At ibibigay natin sa Panginoon yung mga problema natin. Sapagkat kapag iniwan natin sa Diyos ang ating mga problema, pag uwi ninyo sa inyong bahay, wala na kayong problema. At ito din naman ang utos ng Diyos sa atin. Cast your burdens upon me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Kaya sa oras nito, tayo po ay aawit sa Panginoon at pangunahan po tayo ng ating music ministry sa awit nito. It's not the Lord that I
Sky. Salamat po sa biyaya ng mabuting balita na ipinapakita mo sa amin na mayroong mga problema sa buhay. May mga masanin sa buhay. Pero ikaw, O Diyos, ay handang tumulong upang magbuhat ng pamato. Ikaw, O Diyos, ay handang magbigay ng kapahingahan. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin. Ikaw ang Diyos na kahit na nagkakasala kami laban sa iyo, tinutulungan mo pa rin kami. Ama, sinabi mo sa iyong salita na ibigay namin sa iyo ang mga kabigatan namin. O Diyos, yun po ang ginagawa namin ngayon. Sa spirito ng panalangin, ibinibigay namin sa iyo lahat ng kabigatan namin sa buhay. Binibigay namin sa iyo lahat ng problema namin sa buhay. Ibinibigay namin sa iyo, O Diyos, sa lahat na nakapagbibigay ng stress sa amin. At ikaw ang kapahingahan namin. Ikaw ang solusyon sa aming mga problema. Kaya, Panginoon, we cast all our burdens upon you and we know that you will give us rest. Maraming salamat, O Diyos, at inaangkin na po namin na ikaw ang Diyos na magbibigay ng solusyon sa aming mga problema. Patuloy mo kaming bigyan ng biyaya upang maihandog ang lahat ng aming mga kabigatan sa iyo, at sa ngayon, ang mga problema ito ay maging daanan ng aming kaligtasan. Pagpalain niyo po lahat ng hawak ng aming mga kamay, ang aming mga handbags, wallets, and prayer requests. Dalangin namin ang lahat ng ito ay maging daluyan ng iyong masagamang pagpapala. Inaakit din namin magiging answered prayer kami sa ngalan ni Jesus. Amin din po dalangin, Panginoon, bigyan kagalingan ang lahat ng may karamdaman ngayon. Bigyan kalakas at ang mga nalulupay tayo. Ikaw po ang Diyos na magbigay ng kasipagan sa lahat ng mga tinatamad na sa paggalo. Ikaw din ang Diyos na magbigay ng kasipagan sa pag-akay, O Diyos. Ikaw din ang Diyos na magpala ng lahat ng pinagkukunan ng mga yaman namin. Ang aming po mga trabaho, negosyo, pensyon, ano man ang mga ito ay pagpalain mo. Para sa kayo na may magamit kami sa pang-araw-araw namin mga kailangan at may magamit pa kami sa pagkakawagawa namin. Balutin niyo po ng iyong panaladugo ang aking mga kapatid na ito. Ilagay sila sa ilalim ng mantel ng proteksyon ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. At aking din po dalangin na kami ay samahan sa pag-uwi ng aming mga anghel de la guardia sa pamumuna ni San Miguel Arcangel. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming akayin patungo sa buhay ng kabanalan at sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa ngalan ng Kristo ang aming Panginoon kaysa sa panalangin sa San Juan Diego. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ating po pasalamatan ang Diyos na nagbibigay ng kapahingahan.